Ang Rebolusyong Pilipino ay isang mahalagang sandali sa kasaysayan ng bansa, na minarkahan ang simula ng pakikibaka nito para sa kalayaan mula sa kolonyal na paghahari ng Espanya. Ang rebolusyonaryong panahon na ito ay tumagal mula 1896 hanggang 1898 at namarkahan ng serye ng mga labanan, pag-aalsa, at negosasyon na kalaunan ay humantong sa pagkakatatag ng unang republika ng Pilipinas. Ang Rebolusyong Pilipino ay isinilang sa mga siglo ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol na nang ibabaw sa kapuluan mula noong ika-16 na siglo. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga Pilipino ay nagdusa sa ilalim ng mapang ibang mga patakaran ng Espanyol, kabilang ang sapilitang paggawa, pagbabalik loob sa relihiyon, at pagbubuwis ng walang representasyon. Noong 1892, isang lihim na samahan na tinatawag na Katipunan ang itinatag ng mga rebolusyonaryong Pilipino, kabilang sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Apolinario Mabini. Inanggad ng grupo na pagkaisahin ang mga Pilipino mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa iisang pakikibaka para sa kalayaan. Noong 23 ng Agosto taong 1896, ang Katipunan ay naglunsad ng isang pag-aalsa laban sa kolonyal na paghahari ng mga Espanyol, na kilala bilang Sigaw ni Pugad Lawin. Nagmarka ito ng simula ng Rebolusyong Pilipino habang ang mga rebelde sa buong kapuluan ay bumangon laban sa kanilang mga mapang-ipang Espanyol. Ang mga kolonyal na puwersang Espanyol sa una ay namumuna sa labanan na may mas mahusay na armas at pagsasanay sa militar. Gayunpaman, ang mga Pilipino ay nagkakaisa sa kanilang layunin at ang kanilang hilig at determinasyon ay napatunayang isang mabigat na sandata. Ang labanan sa San Juan del Monte noong Agosto taong 1896 ay isang malaking pagbabago sa rebolusyon, dahil ang mga puwersang Pilipino sa ilalim ng pamumuno ni Andres Bonifacio ay lumitaw na matagumpay sa isang mas malaking grupo ng mga Espanyol. Ang tagumpay na ito ay nagbigay sa mga rebolusyonaryo ng higit na kinakailangang pagpapalakas sa moral at momentum. Noong 1897, nilagdaan ng kolonyal na awtoridad ng Espanya at ng mga rebolusyonaryong Pilipino ang kasunduan ng biyak na bato, na nanawagan ng pigil putukan at pagpapatapon ng mga pinunong Pilipino sa Hong Kong. Bagamat ang kasunduang ito ay pansamantalang huminto sa labanan, hindi nito tinugunan ang mga pangunahing isyo ng kalayaan at pagpapasya sa sarili ng mga Pilipino. Ang Estados Unidos, na kamakailan lamang ay natalo ang Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano, ay nasangkot din sa Rebolusyong Pilipino. Noong 1898, dumating ang mga puwersa ng US sa kapuluan at mabilis na nasangkot sa labanan. Ang labanan sa loob ng Maynila noong Mayo taong 1898 ay natalo ng US Navy ang armada ng Espanya sa isang tiyak na tagumpay. Dahil dito, nahulog ang Pilipinas sa ilalim ng kontrol ng mga Amerikano at natagpuan ng mga Pilipino ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa isang bagong mananakop. Sa kabila ng mga hamon na ito, nagtiyaga ang mga rebolusyonaryong Pilipino, at noong Enero taong 1899, na itatag ang unang republika ng Pilipinas, kung saan si Emilio Aguinaldo ang pangulo nito. Gayunpaman, nagpatuloy ang pakikibaka para sa kalayaan, dahil tumanggi ang US na kilalanin ang bagong gobyerno at pinanatili ang presensya nito sa kapuluan. Ang Rebolusyong Pilipino ay isang mahalagang panahon sa kasaysayan ng bansa, habang ang mga Pilipino ay nakipaglaban para sa kanilang kalayaan at kalayaan mula sa mga siglo ng kolonyal na paghahari. Ngayon, ito ay